channel nyo is more on sa mga bata. So, yan, i-click nyo yan sa set this channel as made for kids. So, itong second option natin, no? Everyone, ako nga pala si Telay at welcome back dito sa aking YouTube tutorial. Ayan, for today's video, paano nga ba natin naayusin ang ating YouTube settings? Ayan, meron tayong iba't ibang settings dito sa ating YouTube kung bago pa ang iyong channel. Ayan, sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang settings ng inyong YouTube. Yung mga kailangan nyong baguhin, ano nga ba ang kailangan i-set up para sa inyong mga channel. Sasabihin ko sa inyo ang mga do's and don'ts na kailangan mong gawin sa inyong YouTube settings. Tapusin mo ang video na ito at tiyak kong magiging kapaki-pakinabang ang tutorial na ito sa iyong channel. Ayan, ready ka na ba? Start na tayo. Ayan, para makapunta ka sa iyong YouTube settings, i-login mo lang ang iyong YouTube channel. I-click mo lang ang sign in at ang iyong Gmail account. At kapag tapos mo nang i-sign in ang iyong YouTube account, i-click mo ang picture dito sa iyong YouTube channel. At syempre, i-click mo ang YouTube Studio. Once na nakapunta ka na sa iyong YouTube Studio, ito na ang iyong dashboard. I-click mo lang ang settings. Ang settings, nandito yan sa baba. Ayan ang ating dashboard. I-click mo lang itong settings, itong gear icon. Yan ang ating set. At kung naka-cellphone ka naman, i-click mo lang sa iyong Google Chrome at doon ka mag-login ng iyong YouTube account. At i-click mo ang tatlong dot sa taas, i-click mo View on YouTube at ito na rin ang iyong makikita. Pagka-click mo ng ating settings dito sa ating dashboard, ito na ang unang bubungad sa'yo. Dito sa General, makikita mo ang USD, US Dollar. Ayan, kung ikaw ay monetized na at ikaw ay may revenue na, pwede ka mamili dito ng currency na gusto mo. Nandito ang iba't ibang currency. Dahil ako, okay na ako sa ating USD, US Dollar. Ayan, pwede yan. Meron din tayong Singaporean Dollar. Pwede mong i-click dito kung anong currency ang gusto mong ilagay sa iyong revenue. At iyon po ang magre-reflect sa iyo dito. Meron tayong Euro dito, HKD channel. Meron din tayong Philippine Peso. Ayan, Philippine Peso. So, yan yung magre-reflect sa inyong dashboard. So, ako okay lang ako sa ating USD. Balik natin tayo sa USD. Ayan. Next natin, dito sa ating channel. I-click mo lang ang channel. So, dito sa channel, makita mo ang basic info. Sa ating country of residence, dahil nasa Philippines tayo, ayan, Philippines lang yan. Matik na yan mga guys na Philippines. Dito sa keyword, makikita nyo dito, ang ilalagay nyo dito sa keyword, kapag itinype yung mga salitang iyon, siya ay ire-recommend ni YouTube. So kung ano nga ba tungkol sa inyong channel, pwede nyo siyang itype or pwede nyo ditong itype kung ano ang pangalan ng iyong YouTube channel. So meron ako dyan, makikita nyo mga keywords ko, yan yung mga pangalan ng aking YouTube channel. So kung anong laman ng inyong channel, pwede nyo ding itype, pwede nyo ilagay dyan, YouTube tutorials. Kasi ang aking content ay about YouTube tutorials, pwede nyo ilagay. I-click nyo lang yung comma sa inyong mga keyboard at siya ay mag-o-automatic ng ma-add. Ayun. So, YouTube tutorials tayo o kaya tutorials. Ayan mga, kung ano yung laman ng inyong content, yun yung ilagay nyong keywords dito. Para yung mga naghahanap natin sa YouTube, kapag itinype nila yung kanilang keywords, halimbawa YouTube tutorials, mare-recommend na yung inyong channel. So, pwede rin nating ilagay dito, ano pa ba ang pwedeng, ano ba, tungkol saan ba ang ating content? Paano mag-start ng YouTube? So, kasi, di ba, meron tayong mga tutorials dito sa pag-i-start ng ating YouTube. So, ilagay mo lang dyan, paano mag-start ng YouTube? So, kung ano lang yung laman ng content nyo, mga guys, yun na yung ilagay nyo. So, how to. So, pwede tayong how to. Ayan, how to. Pagtapos ka na maglagay ng keywords dyan, pwede mo din i-click tong advanced settings. So, dito sa ating advanced settings, kung mapapansin nyo, meron tayong dito tatlong option. Yes, its channel is made for kids. Ayan, do you want to set your channels as made for kids? Kapag kinilik mo tong yes, set this channel as made for kids, so limited lang yung papasok dito na mga
commercials or mga ads. At syempre, ma-disable din yung comment section sa bawat videos nyo. So, kung channel nyo is more on sa mga bata, so yan, i-click nyo yan sa set this channel as made for kids. So, itong second option natin, no, set this channel as not made for kids. I never upload content that made for kids. So, itong channel natin, more on tutorial naman siya, hindi siya pambata. Ayan, so dito ako sa pangalawa. So, o kaya itong pangatlo, I want to review this setting for every video. So, kung i-click nyo itong pangatlo, every upload nyo mga guys, mamimili po kayo dito sa settings na to. Kasi ako sure naman ako na hindi pambata itong channel ko. So, yung pangalawa na po yung ating kinilink. So, Google Ads account linking. So, link account. Only let link accounts use this channel video as ads. So, pwede mo yung i-click kung gusto mo yan sa magli-link tayo dito ng account. Kung ano yung account nyo sa inyong Google Ads. Ito, don't show potential inappropriate words o automatic captions to mga guys. So, yung mga hindi magagandang lumalabas doon, ayan, hindi, ikiniklik ko na yan mga guys para sure na tayo na walang mga bad words tayong makita dito sa ating mga video kapag nag-auto captioning siya. So, siyempre minsan, diba, pag nagpa-personal vlogs tayo, tapos may mga nasasabi yung mga kasamahan natin, so, i-click nyo to para hindi siya lumabas sa inyong video. So, dito, disable internet-based ads. So, hindi ko na siya ginagalaw mga guys kasi ayan no, disable interest-based ads. Ito yung mga pumapasok na mga ads sa mga videos natin. Ayan, allow viewers to clip my content. So, kung gusto nyo na pwede naman siyang halimbawa kapag i-share siya or nakiklip yung mga videos nyo, ayan, i-click nyo yan. Kung ayaw nyo naman na yung mga videos nyo, yung mga videos nyo is nagagamit ng iba, so tanggalin nyo lang din yung check na yan. So, dito tayo sa picture eligibility. Picture eligibility. So, kung mapapansin nyo, naka-enable na ako dyan mga guys. Ayan, standard features, upload videos, create playlists and collaborators and do videos. So, ayan. So, nandyan yung mga checklist natin mga guys. Itong intermediate features mga guys. So, pwede kayong mag-upload ng more than 15 minutes video. So, paano nyo ito magagawa? At saka makakapag-livestream kayo mga guys. So, kung ito naka-disable sa inyo mga guys, pag kinilik nyo po yan, i-coconnect nyo lang po ito sa inyong phone number. So, para magkakameron kayo ng verification dito sa step 2. Once na na-verify nyo yung inyong number dito, magiging enable na rin yan mga guys. So, yung number 2, i-verify nyo lang po ang inyong phone number. So, ako nakapag-verify na ako ng phone number ko, kaya okay na yan mga guys. So, tapos na tayo dito sa ating channel. Dito tayo sa upload defaults. Itong upload defaults mga guys, once na nag-upload kayo ng mga video, matik yan na yung makakasama dyan. So, kung gusto nyo yung title nyo, lagi may kasama, so, ilagay nyan nyo dito. Lagay nyo dyan. YouTube tutorials. O, lagyan nyo na rin ng hashtag tutorials. Ibig sabihin, lahat ng upload nyo, matik, makakasama na yan. So, tutorials, hashtag, YouTube. So, yan yung mga layong ginagamit na mga hashtag. So, dito sa description mga guys, dahil ako ay monetized na, so, pwede kayo maglagay dito ng mga link na gusto nyong ilagay. Halimbawa, meron kayong mga ginagamit na mga ibang other links or gusto nyo meron kayo ditong i-specific na pinipicture na link sa inyong channel, pwede nyong ilagay dito sa description. So, ako ang inilagay ko dito is yung aking join button sa aking perks. So, yan. So, dito sa visibility mga guys, pwede kayong mamili. So, gusto nyo pagka-upload nyo, matik public or private or unlisted. Ako, naka-unlisted ako mga guys. Halimbawa, nag-upload ako ng video, so hindi siya matik mapapublish agad sa aking YouTube channel. Magiging unlisted muna siya. So, para sa akin, mas safe kung i-unlisted nyo muna yung inyong mga uploads. Kasi halimbawa, may lumalabas dyang CPR. So, hindi siya agad matatag sa channel nyo as CPR kasi naka-unlisted kayo. So, dito sa tags, wala pa tayong nakalagay dito na tags. Kasi itong tags mga guys, pwede nyo itong palitan kada upload nyo. So, kung meron naman kayong specific na tags na ginagamit, so, pwede nyo na rin ilagay dito. Paano magsimula sa YouTube? Ayan. O kaya YouTube
tutorial. So ako, all about YouTube tutorials tayo mga guys. So pwede na nating gawin yan tags na yan. So matic na siya. So dito tayo sa advanced settings. Advanced settings natin, ayan. So, ayan, meron tayo dyan license mga guys. Standard YouTube license at Creative Commons. So pag ang pinili nyo Creative Commons, ibig sabihin, pumapayag kayo na yung inyong video ay ma-download at ma-re-upload ng ibang tao. So dito tayo sa standard YouTube license. Ibig sabihin, pag may ibang tao na gumamit ng inyong YouTube, so ma-pwede silang ma-penalty ni YouTube kasi ang ginamit natin is standard YouTube license. So yan yung ginagamit natin mga guys. So yung category, pwede na nyo baguhin ito dito tungkol saan ba yung inyong content. So dahil tayo ay more on tutorial, so ang ilalagay natin is people and blog. So pwede siyang how to, ayan, how to, pwede kayo mamili dyan, entertainment, animation. So tayo dito tayo sa people and blog. So matik na din yan mga guys. So yung language natin, okay na din ako dyan. Wala na tayong binago dyan mga guys. Dito na tayo sa ating monetization. So, ayan, matik na yan mga guys kasi tayo ay monetize na. So, dito tayo sa permission. Itong permission mga guys, dito na tayo sa community. Dito sa community mga guys, dito nyo malalagay yung inyong mga moderator. Yun yung tinatawag nila na may jacket sa inyong channel. Pag managing moderators mga guys, ibig sabihin pwede silang mag-pin sa inyong live chat pag kayo ay naka-live. So, dito sa standard, yan, yun yung may mga jacket, mga guys. So, marami na tayong mga kasamahan na binigyan ng jacket dito sa ating channel. So, yan yung mga loyal sa ating mga channel viewers. So, okay na yan, mga guys. So, ayan, may mga naka-hidden na rin tayo dito. Pwede nyong i-hide yung mga channel na tingin nyo is nag-i-spam sa inyong channel. So, pag meron kayong napindot, nagkamali kayo sa halip na magawin yung moderator or na-hide, so i-remove nyo lang yan dito, mababalik na yan. Madami yan, oh, may mga black words tayo. Once na yun ay ginamit sa inyong live chat, hindi na siya makikita. Matik madidelete siya mga guys. Pwede tayong mag-block links. Ayan, marami din tayo dito na settings para sa ating live chat or yung tinatawag natin pag tayo ay nag-live stream. So, automated filters na yan mga guys. Ayan, dito tayo sa defaults. So, dito sa defaults mga guys, once na nag-upload kayo, ayan, pwede tayong allow all comments. Ayan, hold potentially inappropriate comments for review. Ako lagi ko itong nilalagay. So, para mayroon namang hindi maganda nagko-comment sa ating mga content, ayan, matik hindi siya mapupunta sa inyong mga channel at matik siya ay magiging spam. Or hindi siya makikita doon sa inyong mga comment section. So, pwede tayong disable. So, ako ay suggest dito tayo sa hold. Kasi kapag dinisable natin yung comment, so, hindi natin makikita yung mga nagko-comment. Dito tayo sa hold. So, channel guidelines tayo mga guys. So, pag may nagko-comment sa inyo mga guys, pwede nyo siyang ilagay dito. Ayan, welcome people to your channel. Invite them to join the conversation. So, kapag nag-comment sila, magpa-pop up yun mga guys sa inyong comment section. So, pwede din kayo maglagay ng rules. Halimbawa, ang rules nyo ay, please like my videos before you leave. So, may mga ganong guidelines tayo. O kaya, be respectful to your comments. Pwede nyo yung ilagay dito, mga guys. Ayan. So, pwede kayo maglagay dyan kahit ilang guidelines. Kaya meron siya ditong add guidelines. So, ito yung mga example ng guidelines. And be civil, stick to the topic, questions welcome. So, pwede nyo yung ilagay dito sa your guidelines. So, yun yung ating, sa comment section nyo ito makikita. Ayan, ganun lang kasimple na mag-ayos ng ating YouTube settings. Kapag tapos ka na, i-click mo lang yung save at mababalik ka na ulit dito sa iyong YouTube dashboard. Ayan, kung natuwa ka dito sa ating tutorial, please i-click mo lang ang like, subscribe, at syempre i-hit mo na ang ating bell all. At sana makita ulit kita sa aking susunod na YouTube tutorial. Thank you, and God bless us all. Bye-bye!